Here and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button and ring that bell beside her para at least updated ka sa lahat ng bago kong videos. Naninit na naman. Wait lang guys, wait. Okay. So ngayon, seryoso muna tayo dahil wala na tayong question and answer portion. Dahil of course, tapos na ang ating chismisan part 1 and part 2. Kaya ngayon, focus muna ako sa makeup. Now, sabi ko nga sa last video ko na maraming activities ngayong June. At isa na dyan ang Pride Month celebration. Last year, meron akong ginawang tribute para sa Pride Month. Makikita ninyo dito. Ayan. Ang ginawa ko last year is about sa butterfly. Like, kailangan lumipad freely. And, ngayong taon, pagpasok pa lang ng June, marami na ang nagre-request na gumawa raw ulit ako ng tribute para sa Pride Month celebration. So, yun ang gagawin natin today. Itong idea ko na ito, para ito sa mga closeted na member ng LGBT. Nakuha ko tong inspiration na ito dun sa iba kong friends na takot ipakita yung kanilang tunay na kulay. Kahit ganun kayo guys, sa mga nakaka-relate, hashtag can relate, sinusuportahan namin kayo. Kung hindi man kayo, ready pa sa ngayon, okay lang yan. Nirerespeto namin kung ano man ang nafe-feel ninyo. So, hindi ko na ito patatagalin. Gusto ko na mag-makeup. Dahil, ilang buwan na ako hindi nakakagawa ng creative makeup. So, ngayon, mag-creative makeup ako, ha? Without further ado, let's get this makeup started! Parang pumuputi yata ako. Effective yung skincare ko. Sorry. Gusto nyo ba malaman ang skincare ko? Comment down below para gumawa tayo ng another video for my skincare. So to start my makeup, gagamit ako nitong white eyeliner. Hindi ko siya alam kung saan ko na nabili. Ngayon, mag-outline muna ako dito sa aking no part, papunta dito sa may aking eyes. Dahil magki-creative makeup ako, so balak ko dito. Mag-start. Hindi pala ako guys muna gumamit ng primer kasi baka hindi dumikit yung product na ilalagay ko sa mukha ko. Ngayon naman, since nakapag-outline na ako, gagamit ako nitong mga brush na ito from Glad King. Hindi ko na siya guys iisa-isahin para at least dire-diretso tayo. So, pipili na lang ako dito ng mga gagamitin ko. And then, balak kong maglagay ng rainbow dito sa loob na nilagyan ko ng outline. Wow! Siyempre, mag-start tayo sa red, orange, yellow, green, blue, indigo, and also violet. Roy G. Biv, Roy G. Biv, Roy G. Biv. Charot. So, ayan, mag-start ako guys sa red. Gagamit ako nitong face paint. Hindi ko alam siya guys kung saan ko na siya nabili. Eh, nakalimutan ko kung magkano siya. So, gamitin na lang natin. Para dyan, gagamit ako nitong brush. And kailangan niya guys ng water. So, naglagay ako sa baso ng tubig. And then, kumuha rin ako ng mangkok para paglalagyan ko nung tubig. So, ayan. Lagyan lang natin. Very, very light lang guys ha. Tapos, ididip ko lang siya doon sa nilagay ko ng water para ma-activate itong face paint kasi water-based siya. So, lalagay ko lang siya dito and then irarub ko lang. Kung nakikita nyo guys, ayan siya. Perfect! So, mag-start ako dito sa may unang part ng aking noo. Since wala akong color orange na face paint, maghahalo ako ngayon ng colors. Yellow lang ang meron ako, so paghahaluin natin silang dalawa mamaya. So, kukuha ulit ako ng brush. Didip ko naman siya sa another lagayan. Dapat guys, marami kayong mangkok.
Then, irarub ko lang ulit dito sa ating color yellow. Ayan, perfect! Kung makikita niyo guys, ayan siya. Tumulo! Ilalagay ko siya guys next doon sa red. Okay, magi-green naman ako ngayon. Tingnan niyo guys yung color green. Ah, ngayon guys, maglalagay na ako dito sa katabi nitong yellow. Ay, wow, reggae! At dahil dry na itong red and yellow, paghahalo ko na sila guys para makapag-create tayo ng color orange. Ngayon naman, ipaghahalo ko na yung yellow and green. Tingnan natin kung mahahalo sila. Hindi ako kasi guys gumagamit ng sponge kasi nai-stain siya sa sponge. Tapos, na-absorb lang yung product. Wala na siyang use. Kaya, tiis-tiis tayo sa finger and clover. At dahil wala akong face paint na water-based, kukuha na lang ako nitong oil-based na face paint. Kalimutan ko kung saan ko ito binili. Very, very blendable siya, guys. Kung makikita ninyo, ayan naman siya. So, kukuha lang ako ng brush. I-dip ko lang siya dito sa blue. And, gagamit ako nito, guys, ng Jazzy Flash Color Palette. And, kukunin ko lang itong shade na to. Ihahalo ko sila together. Kukuha ako ng plate. Dito ko sila ipagahalo. Ia-apply ko lang siya guys next dito sa green. Huwag niyong intindihin ang kilay guys dahil papatungan ko siya mamaya ng color white. Kukunin ko ulit itong color green na brush and ilalagay ko lang siya dito next sa color blue. And using again my finger licking good, ibablend ko lang siya all together now. Ngayon naman, kukunin ko lang ulit itong blue na ito and i-dip ko lang siya. And ilalagay ko next dito sa light blue. Dahil ito ang magsisilbing indigo na color. Ngayon naman, kukuha naman ako dito sa shade ng purple ito guys. Kukuha lang ako na another brush and then ididip ko lang siya dyan. Kung makikita ninyo, ayan siya. And then ilalagay ko lang siya dito sa pinakababa. And ibe-blend ko siya pataas. Ngayon naman guys, ibibake ko na siya using only eyeshadow. So magsisimula tayo sa red. Para sa red, kukuha ako nitong Jaclyn Hill palette. And kukunin ko itong shade na ito ng red. So kukuha lang ako ng brush from Glad King and ididip ko lang siya dyan. And ilalagay ko na siya, idadab ko lang siya guys. And para sa orange na shade, kukuha lang ako dito, ididip ko lang siya. And then ia-apply ko pareho nung pagkalagay ko ng red. At para naman sa yellow shade, kukuha lang ako nitong Detail Makeover Metallic Eyeshadow Palette. And then, ididip ko lang siya dito sa Talita na shade. And then, itadab ko lang ulit siya dito sa color yellow. At para naman sa green na shade, kukunin ko ulit itong The Jaclyn Hill Palette ng Morphe. And a synthetic brush. Tapos, ididip ko lang siya dito sa green na shade. At para naman sa blue na shade, kukuha ulit ako nitong Jaclyn Hill palette. And then, ididip ko lang siya dito sa blue na eyeshadow. And then, idadab ko lang ulit siya. At para naman sa indigo shade, kukuha ulit ako nitong the Jaclyn Hill palette. And then, ididip ko lang itong brush dito sa dark blue indigo na shade. At maglalagay na ako ngayon ng violet na shade. So, kukuha lang ulit ako nitong synthetic brush from Glad King and ididip ko lang siya dito sa violet. And, idadab ko lang siya dito sa violet. Ngayon naman, lilinisin ko na itong excess gamit itong Sunnycare Wet Wipes. At bago ako mag-foundation, maglalagay muna ulit ako nitong primer, No Shine Mattifier ng Quick FX. Very, very light lang dito sa my nose area, dito sa kabila,
sa my T-zone. At ngayon naman, nagpa-foundation na ako. And for my foundation, gagamit ulit ako nitong L'Oreal True Match. Maulog pa. So, magpa-pump lang ako ng dalawa. And then, gagamit ulit ako nitong sponge from Shawil. At ngayon, guys, magko-concealer na ako. And for my concealer, gagamit ako nitong L'Oreal Paris Concealer. Maglalagay lang ako sa under eye and then sa my lid ko. Maglalagay rin ako dito sa my high points ng aking mukha. And then, ibe-blend ko lang siya. Gamit ulit itong sponge from Shawil, yung maliit lang. Hindi muna ako, guys, nag-eyebrows kasi after ko maglagay ng powder, saka ako maglalagay ng eyebrows. At yun nga, mag-bake na ako ng aking mukha. And to bake my face, I'm using again these Features and Shades in the shade Abaca. And then, kukuha lang ako ng brush from Glad King and i-dip ko lang siya tiyan. And mag-i-start ako maglagay dito sa chin. At magko-contour na ako ng mukha ko. And for my contour, gagamit ulit ako nitong 4-in-1 Contour and Blush Palette ng Detail. And kukuha ako nitong Angled Blush Brush. And i-dip ko lang siya dito sa bronze. Lalagay ko siya dito sa tip ng tenga ko. Pababa dito sa may tip ng aking lips. And maglalagay rin ako dito sa may aking panga para mas chiseled siya mamaya. Maglalagay rin ako ng very very light dito sa aking noo. And for my nose line, gagamit naman ako nitong another brush from Glad King ulit. And ilalagay ko lang siya dito sa tip ng aking nose. Taas, magkaroon man lang tayo ng bridge, no? At mag-eyeshadow na ako. And for my eyeshadow, gagamit ako nitong Morphe 3502. And then, kukuha lang ako ng brush from Glad King and ididip ko siya dito sa red ulit. Didab ko lang siya dito sa tip, sa outer corner ng aking eyes. And using same brush, ididip ko lang ulit siya dito sa shade ng orange. And ilalagay ko siya dito, palabas. And using same brush, i-blend ko lang siya together. At para naman i-deepen itong red and orange, gagamit ulit ako nitong brush. Didip ko lang siya dito sa dark brown. And then, magsimula ako mag-blend dito sa outer corner, papasok ng crease. At ikakat ko na ang crease ko. And to cut my crease, gamit ako nitong synthetic brush. Hindi ako, guys, magko-conceal. Diretso ko na siya ikakat. And i-dip ko siya dito sa shade ng Pollock. And magsisimula ako maglagay dito sa my outer corner, ay inner corner rather ng aking eyes. And idadala ko lang siya pataas hanggang sa my middle part. At gamit yung brush kanina na in-apply ko sa red and orange, i-blend out ko lang siya together. At para naman sa inner corners ng aking eyes, i-dip ko lang siya dito sa my shade ng Talita. And then ipapop lang natin itong labas. And for my under eyes, gagamit lang ako nitong brush from L'Oreal and i-dip ko lang siya dito sa Jaclyn Hill palette in the shade green. And using the same brush, i-dip ko naman siya sa color blue and then ilalagay ko siya dito sa my waterline para mas maging dramatic ang ating under eyes. At ngayon, mag-eyebrows na muna ako. And for my eyebrows, gagamit naman ako nitong LA Girl Gel Liner in the shade brown. And then, kumuha ako ng brush from Oh My Girly. And then, maglalagay muna ako ng outline. And after ko mag-outline, fill upan ko na siya papasok using the same brush and same pangkilat. At ngayon naman, para in-place ang aking brows, gagamit ako nitong Eyebrow Gel from Fashion 21 in a shade brown. At bago ako mag-continue, dito sa kabilang eyes ko, mag-outline muna ako ng borders nitong ating crack Chambermaid. So kukuha lang ako ng brush, very maliit na brush, this is from Glad King. And then, kukuha lang din ulit ako nitong oil-based na face paint and i-dip ko lang siya all together now and mag-i-start ako mag-outline dito sa outline. At ngayon naman, dahil nakapaglagay na ako ng outline, maglalagay naman ako ng cracks dito sa may dulo and for that, gagamit ako ng mas maliit na mga brush. Dahil tapos na ako mag-create ng cracks and then ng outline,
gagawa na ako ngayon ng shadow papasok para at least mas realistic siya. And for that, gagamit ulit ako nitong L'Oreal na brush na very manipis and maliit lang siya, guys, na blending brush. And of course, a Features and Shades single eyeshadow in the shade Mahogany Wood. Didip ko lang siya, and then from the outline, magkikreate na ako ngayon ng shadow papasok. At para nga magkaroon siya ng dimension, kukuha ulit ako nitong concealer from L'Oreal and then concealer brush. And maglalagay lang ako ng high points dito sa may mga cracks. At para naman sa kilay ko dito sa kabila, gagamit ako nitong white oil-based face paint. And using again same brush and same face paint, magdadraw naman ako ngayon ng stars above the sky. At nakapaglagay na ako ng false eyelashes and nakapagmascara na ako sa aking under eye. Ngayon naman, magbablush na ako. And for my blush, gagamit ulit ako nitong 4-in-1 Detail Blush and Contour Chamber Loo. And kukuha lang ako nitong Angled Blush Brush from Glad King and ididip ko siya dito sa orange. Lalagay ko siya, guys, sa taas ng contour. Bago ako mag-highlight, isiset ko muna ang mukha ko using this L'Oreal Paris Infallible Set Pro Matte and Chamber Mate. So mag-highlights na ako. So for my highlights, gagamit ako nitong Baked Highlighter from Detail. And then kukuha ako nitong highlighting brush. I mean, ilalagay ko siya dito sa top ng aking blush. Ilalagay rin ako dito sa tip ng aking nose, sa aking tenga, sa chin, and then sa cupid's bow. And ngayon, mag-lipstick na ako. For my lip. Ang boba, porkit mamahalin itong gagamitin natin. So, mag-lipstick na ako ngayon. And for my lipstick, gagamit ako nitong Jeffree Star Lipstick. Ano siya? Velour Liquid Lipstick with Jeffree Star in a shade Weirdo. Maglalagay lang tayo, guys, ng wig. Titingnan natin kung bagay ba siya dito sa aking look for today. And I will be back! So this is my final look, guys. I call it the Rainbow Inside Me. A makeup tribute for the Pride Month celebration. Isa sa mga inspirasyon ko kung bakit ito ang naging idea ko sa paggawa ng Pride tribute is that yung mga babae at lalaking closeted o yung mga tinatawag nating closeta, sila yung mga natatakot mag-open up sa public kung ano ba talaga ang tunay nilang kulay kasi natatakot sila sa magiging judgment ng mga tao. Sa panahon ngayon, mga liberated na ang mga tao. Marami na ang mas tumatanggap sa LGBTQIA+ community. Unti-unti na nilang ina-accept tayo sa community. Pero syempre, meron pa rin yung mga taong hindi nakakaintindi. Pero kung ano man ang mga maging desisyon ninyo, kung hindi pa kayo handa mag-open up sa public, it's okay. We, the LGBTQIA+ community, are always here to hug you, to love you, and to accept kung hindi mo pa kaya. At bago ko nga tapusin itong video na ito, gusto ko muna mag-hi sa pamangkin ko. Hello kay Carl Alfred Racho. Hello rin kay Ralph Vincent Ross Novo. Hello kay Ate Anne
si Link Yopa. Ay, ni si ate. Hello din sa batchmate ko, si Sirchel Alron sa Tobias. Thank you, classmates, for all the support. Thank you rin sa tatlo kong anak. Hello kay AC Ray, ang mga hindi nakakalimot. Hello kay Edessa Joy and kay anak na Sel Rosales. Hello rin kay Francine Llamera, kay Stephanie Rebillas, and of course kay Villa Marbella. Hello, good luck sa Miss Pilin Pulangi. And hello kay Marvin Clavero, na bored na mamamatay na sa sobrang kaboringan. And shout out rin kay Jason Morada, naghahanap siya guys ng jowa. Shout out sa mga apam, no? And of course, naghahanap ba kayo ng host para sa event ninyo? Dibu, kasal, o kung ano pa mang special events? I have with me my friend, Mike Kambal, and my kapatid, Neil Jude Ativo Carriaga. Ayan ang kanyang social media accounts, and kung saan niyo siya, pwedeng i-email. And of course, ang kanyang number. I-contact niyo lang siya, guys. At sana nagustuhan niyo itong video ko na ito. And kung meron man kayong natutunan, don't forget to like and share this video. Pero kung wala kayong natutunan, thank you pa rin, guys, for watching. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button and ring that bell beside her para at least updated ka sa lahat ng bago kong videos. Of course, huwag kalimutan i-follow ang aking social media account. Thanks for watching, guys! See you in my next video! Bye, Sassy!